Inday Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. Ayan. Sound. Well, kung okay na naman ang sound natin dyan. Hello, sound, sound. Diyo ko itong sound natin lagi. Okay, anyway, live na po tayo at magandang gabi po sa lahat nating kababayan sa Sulok Man ng Mundo. Andito na naman po ang inyong lingkod, Amigo Saldo Silman Vlog. Kumusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama pong inyong mga mahal sa buhay. Okay, bago po tayo mag-upisa, ipaki-like, share, and subscribe po sa YouTube channel ko. At huwag din kalimutan na pinutin po yung notification bell para mayroon po kayong update tuwing nagla-live po ako.
Okay, shout out po natin ating mga kababayan sa ibang dagat, lalo na yung mga OFW. Kumusta na po kayo dyan? Ay, sandali. Sana nasa mabuti kayo kalagayan lahat. At ang inyong trabaho dyan ay maayos naman. Okay. Tingnan ko lang dito yung kuha natin. Alam niyo naman na kuha lang tayo dito. Ngayon lang. Yan na. Okay, done na bro. Yan. I-kuan muna natin. Shout out muna natin yung mga ating mga kaibigan dito, no? Ating mga supporters ko natin. Talagang nagtatsaga na po sa akin. Thank you sa inyo palagi po. Thank you. Yan, si Commander Jel, no? Commander Jel, magandang gabi. Shout out po sa iyo. Si Star Gemini, si Tol Kamote, of course, si Amigo Jesus, no? Si Sensei, si JM Vlog, no? JM Vlog, yan, si ANC yan, yan, yung mga mabait natin kaibigan. Musta na kayong lahat, magandang gabi sa inyo, at salamat palagi sa inyong pagsuporta, pagtangkilik sa live ko po. Okay. Yan kasi inaayos-ayos ko kasi ano to eh. Dito kasi tayo sa kwan sa tawag nito, direct tayo sa YouTube dahil yun nga, lagi ko siya yung plan po ng ano yung plan ko sa napi-plan ko sa ano ay ubos na po. Na nagamit na yung sa StreamYard. Kaya ito, mano-mano muna ginagawa ko dito. Kumusta naman yung sound ko dyan? Sana okay lang. No? Ay. Yan, Star, Gemini. Matagal na pero hindi ako pumapasok. Dyan, hindi rin ako sasubscribe kay ano yan? Kay Ulo. Hindi ko kilala. Anyway, tuloy-tuloy po tayo at ngayong gabi, ganun pa rin yung ating kuhan. Lagi ang update natin para po sa ating mahal na Vice President kay Inday Sara. No? Lagi natin ina-update siya. Tulkamote, okay lang ba yung sound natin? No? Kasi nag-aalala ako kagabi, ganun din daw mahina. Sana ay maayos naman. Hello sound. Yan. Parang konti lang yung volume na lumalabas dyan. Sana ay basta marinig nyo lang ako. Ha? Kaya dito na. Kaya tinatapat ko na rin yung microphone ko sa ano. Okay, ito nga. Magpapaano pa tayo ng ano ng update tayo kasi may message din si PP Sara dito. O yan, okay lang sound. Thank you. Yan. Yeah. Mata, ano yan? Mata, lait. Ano ba yan? Diyan na naman si. Okay, thank you. Ah. Okay. Update muna tayo sa ating mahal na Vice President. No? May kunting ano siya, message para dito sa ating mga kapatid na Muslim, no, na dahil ngayon ay Idol Peter at Idol Peter at saka ano yan, Eid Mubarak, yan, pagkatapos ng Ramadan, parang sa kanila kasi yan eh, parang New Year, parang Happy New Year sa kanila yan, after ng Ramadan yan, nagsiselebrate sila, doon naman sa Malaysia, tawag doon Hari Raya, yan, sa kwa naman Idol Peter or Eid Mubarak sa Middle East. Nakapunta rin tayo ng Middle East noon eh. Starter, ano to? Gemini, hindi. Ilang, hindi ko masyado noon sa Baguio. Okay. Update muna tayo. Pakinggan na natin yung audio dito. Andali po. Ito. Ito po kung okay.
Isang dyan, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maligayang pagtatapos ng Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim. Kasama ko kayong nagdiriwang sa Eid al-Fitr at sa mapayapang pagdaos ng isang buwang pag-aayuno at pagdasal. Ang inyong dedikasyon at pananampalataya ay inspirasyon sa ating lahat. Ang pagtatapos ng Ramadan ay paalala sa atin na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at panalimin pa ang ating pananampalataya. Naway patuloy nating isabuhay ang mga aral ng Quran at ng propetang Muhammad at itaguyod ang kabutihan sa ating kapwa. Sa kabila ng ating pagkakaiba, ang pagkakaisa, paggalang at pagmamahal sa ating bansa ay napakahalaga. Muli, binabati ko kayo ng isang matagumpay na pagtatapos ng Ramadan. Happy Eid al-Fitr. Ang lahat ng ating ginagawa ay para kay Allah, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Yan po, yung short message po ng ating mahal na Vice President. Alam mo naman si VP Sara, kahit na mga celebration, talagang nagbibigay siya ng mensahe kung ano-ano pa. Kung ano, mga kailangan na tulungan, o kaya may mga nasawi na mga sundalo, andyan ka agad dyan. Meron siyang ginagawa po. Kaya si VP Sara, kahit ano pang panira ng mga kritiko sa kanya, talagang trabaho lang siya. Kita mo yun. Kahit anong yung isang kahapon, may message din siya ng, sa ano eh, tawag ito, kagitingan, no? Kahapon, hindi ko lang na play, pero okay na lang yun dahil dumaan na. Pero lahat pong mga celebration, kung ano man mga celebration sa Pilipinas, talaga nagbibigay siya ng missions, no? Yan ang kagandahan diyan. Sabi nga ni Star Jimmy, may dugo kasi si Inday Sara Muslim. Talagang ang Muslim naman talaga ay mga mabait yan, kasi galing din kami noon sa lahat na bumiyay kami na naging musikero. Puro lahat na Muslim country pinunta namin. Malaysia, Middle East, lahat-lahat halos. Ha? Dito sa Maldives, puro. Kaya alam natin yung tradisyon ng ating mga brother na Muslim. Kaya siyempre, talagang andyan po. Lalo na yung ating mahal na Vice President, talagang mga sinisilibrate niya, no? Nakipag-celebrate siya sa mga ating mga kaibigan Muslim. Ito nga, may sandali po. Kasi, si Chris Ulo, mula noon pa, wala rin akong tiwala dyan. Kahit bantag pa siya. Kaya tama yung naging hinala ko. Mamasok na ako sa kanya sa sabihin kulang na pumayag siya. Humalik sa puwit. Haninin niyo ba sa akin? Muslim ako, amigo, dahil asawa ko Muslim. Muslim para si si Star Jimmy na kaya pala eh. Ako, apelyido lang Muslim, pero Muslim man o Christian, alos parehas lang niya, basta peaceful lang yung buhay natin. Ito nga, ito sa kwan, basahin ko yung kwan dito. Celebration. Okay, Ed Al-Peter, no? Handog, no? Ng food pack ng OBP para sa mga ina. Bilang pakikiisa ng Office of the Vice President OBP sa pagdiriwang ng EDA Elpiter, no? Festival at breaking pass sa pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Elpiter, no? Sa mga pamagitan ng pamahagi ng food pack sa Metro Golden Mosque
ang Cultural Center Masjid al-Dahab sa Quiapo po, Manila kahapon. Kahapon siya nag-ano pala, April 8, no? Idi Peter ay pinagdiriwang ng mga ating kapatid na Muslim bilang tanda ng pagkatapos ng Ramadan at pasasalamat sa kapatiran ni Allah. Ito ay panahon din ng pagsasaya, pagpatawad at pagkabuklod-buklod. Umabot sa 500 Idil Peter food pack ang naipamigay ng OBP sa mga ina ng presidente ng barangay 384. Kasama si BP Sara sa paghandog ng mga food pack si Senador Francisco Lutiro. Naayos ng OBP na nakilalanin ang kontribusyon ng mga ina ng ting Muslim sa pangalaga ng kanilang kultura at tradisyon at sa tungkulin ginagampanan nila sa lipunan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng BP sa mga papel ng mga ina, ikayatin ang mga kabataan, pahalagaan ang kanilang edukasyon. Katuwang ng UBP ay aktibidad sina Administrator Sultan Abdusaliyah Salam, magandang Grand Iman Jalal Amil, Kagawad Almida si Sharif at Kagawad Awal A. Sharif. Angad ng UBP ang isang mapayapa at makabuluhang pagdiriwang ng Idil Peter para sa mga kapatid nating Muslim. Edmo Mubarak. Yan po ang si Inday Sara talagang ano. Commander Jel, Loser. Yan, nandiyan na. Shout out natin si ano, ang ating kaibigan na si Idea ni Brad TV. Good evening, amigo. Mi amigo. Yan, nandiyan na po si Idea Brad TV. Hello, amigo. Mi amigo. So, salde. Good evening din sa iyo, amigo. Yan po. Yan itong ano, pakita natin yung ang ginagawa. Kaya lang ito talagang ano lang, tawag ito yung manual lang gagawin ko ngayon yan. Ito, yan. Mga panibibis. Ay, kaya lang maano. Ha? Kasi kwan eh. Manual lang. Ito kasi oh. Sandali lang. Yan, ayan. Oy, sorry po. Sorry. Mahirap kasi itong kung ano ko. Walang ano eh. Tatay siya stream yard kaya. Yan. Dali lang ha. Hindi kasi makita. Oh. Tradisyon yan. Sige, yan na lang. Yan o. Oh. Mga kwan ni BP Sara. Yan. Kasi may ano eh. Ito na lang gagawin natin. Yan o. Diyan sa kahapon yan sa mga diyan sa Quiapo sa mga Muslim na mga kapatid nating Muslim. Yan. Pwede makita ko na lang diyan. Diyan na lang. Kasi contrast yan. Siya mismo ang pumupunta doon sa mga kapatid natin Muslim. Yan po yung kwan ni ano. Okay. Yan muna. Nahirap kasi pag ano. Di gaya ng kwan. Di gaya po ng daan doon tayo sa di gaya po ng sama live sa ano yan? Sa StreamYard ay may automatic dito ay talagang kwan eh. Yan. Hello amigo. Yan. Idea. Yan. Ninyo neighbor pa ako pumasok kaya. Sir Jimmy. Yan. Mahirap yung kwan eh. Yung tawag nito ah. Thank you sa mga ano ah. Thank you sa inyong mga like ah. Thank you. At patuloy po tayo. Yan po yung mga ginagawa po ng ating mahal na Vice President. Yan. Yeah. Parang
may ina na yung mata ko kasi. Pag may edad na, wala na. Ayan ang gusto ko dito si Commander Jel. Napakabuti talaga ni BPS. Go, madam. Talagang mabait talaga yan si Kwan. Nung na-meet ko yan dito sa bahay, talaga lahat dyan ng mga ano, yung kasi Kwan yun eh. Binigyan niya talaga lahat ng mga t-shirt, lahat po. Pinamigay nila yung, kasi ano yung eleksyon. Tsaka mabait talaga si BPS Sara. Tsaka matulungin yan sila, silang mga Kwan. Silang pamilya talaga matulungin sila. Yan si ano si Tolkamuti matagal din sa Saudi yan. Galit pala sa iyo. Ano yan? Yung mga black na ako ni Chris Olo. Isang beses lang akong pumasok para sabihin siya. Pumalik na rin siya sa puwede ninyo. Hindi ko naman kilala yung mga binamanggit. Pero okay lang. Mas importante dyan eh, kung hindi na maganda yung mga taong lalo na yung kumukontra kay Inday Sara, huwag na natin sila pagbigyan pa ng panahon kasi kanyan eh. Hindi rin maganda para sa atin yan. Dinadagdagan ko kasi ng Kwan ilaw. Parang Kwan eh, madilim eh. Itim-itim ko dyan, no? May bali, okay lang dyan. Okay lang kahit maitim tayo, basta importante. Basta malinaw lang yung labas dyan, okay na yan. Yan. Hindi lang, inaayos ko lang. Yung kabutihan po ng atin na ano, yung ating Vice President talaga Kwan yan eh. May good heart talaga sila. Katulad ni Tatay Digong, di ba? Tatay Digong yan, may puso talaga sila sa tao. Kasi sila naman, di naman sila katulad ng mga Marcos na talaga born with a silver spoon eh. Itong mga Marcos talaga na mga mayaman talaga sila eh. Kaya Kwan sina Tatay Digong naman, talagang galing sa hirap talaga sila. Hindi naman sila nagaling sila sa mayamang angka. Hindi, talagang mga simple lang. Hindi naman na mahirap na may pero simpleng tao lang. Yung parang katulad nga natin. Kamuti, sobrang ganda rin talaga ni BP Sara. Super bait. Nakatabi ko yan. Oo nga, sure din si Kwan. Natabi rin ni ano yan. Tuwa nga ako nung andun na Kwan, nagsilpi nga si Tolkamuti kay BP Sara eh. Ikaw ako sa Kuwait. Kuwait pala. Hanggang punta rin ako sa Algeria. Dami mong para pinuntahan. Eh, siyempre, alam mo naman si Tol, Kwan yan, rider yan eh. Kung saan-saan yan. Tsaka magaling yan makisama si Tol Akamuti. Okay yan. Ano yan. Gusto ko rin Kwan, hindi eh. Gusto ko rin tawag yan. Ayan. Yung gusto ko rin ma-meet yung si Commander Jill, hindi ko pa na-meet, no? Si ano rin, Star Gemini. Alay, baka magkita-kita rin tayo. Talagang yung Kwan kasi andito lang naman tayo sa Maynila eh. Pagka may mga pagtitipon-tipon lalo na support para kay BP Sara o kaya support kay Tatay Digong, andiyan naman, andiyan si ano eh, andiyan yan si Kamuti, magaling mag-ano yan eh. Kaya kita-kita rin tayo niyan. Okay, patuloy po tayo. Alam na ito. Huwag na tayo mga Kwan dito. Nabasa na natin ito kanina yung handog. Maraming ano si Inday Kam. Lalo na sana kung sa ano. Kung mapakita ako sa
tawag niyan. Kaya lang, dito kasi sa ano eh, marami siyang mga ginagawa. Ito pa oh. Ito naman, kung basahin natin to, ito naman, bago to ah. They said a nation na second anniversary, no, little sister abandoned elderly sa pagdiriwang ng ikalawang pagkatatag ng aming grupo at minarapat namin bisitahin ng little sister of the abdomen elderly upang makasama namin ang aming sa celebration at bigay ng ilang kanilang pangailangan. Ito naman yung itong Inday Sara Nation yan. Parang ano din yan eh. Mga group din na sumusuporta po sa ating Vice President. Yan, talagang sumusuporta yan sila. Tulsal di, sana magkasama tayong minsan sa pakikibaka para kay Inday Sara. Hindi, darating yan. Darating talaga yan, Tul. Hindi, pwede na hindi darating yan. May ano yan eh, may panahon talaga yan. Darating yan. Kaya lalo na si, alam niyo naman si BP Sara, ano yan eh. Tahimik lang yan. Pagka andyan na yun, kahit pa paano siguro, may ano rin tayo yan. May magbalita rin sa atin yan. Talagang darating tayo dyan. Minsan kasi nag-message na ako kay Inday na pinarating ko rin na ang grupo natin. Hindi lang grupo natin, marami tayong mga supporters na talagang tuloy-tuloy na. Nagpapasalamat din yan si BP Sara. Kaya lang minsan hindi mo rin makuha dahil ako naintindihan ko si BP Sara eh. Kahit may contact ako sa kanya na sa telepono, sa text, no? Talagang minsan ma-receive niya, minsan nagre-reply sa minsan, wala din. Kasi kung intindihin natin, yung trabaho niya hindi basta-basta. Co-chairperson siya ng NTFL CAC, halos assistant siya ng NTFL CAC, tapos vice president siya. Tapos po ay ano po pa siya ng tawag nito, ng deputy secretary. Hindi basta-basta po yung trabaho niya, kaya intindihin natin niya. Ako, intindihan ko yan si BP Sara, kahit na halimbawa ay fan siya, busy siya, hindi siya makapagpuan. Pero minsan, ano din yan, nag-reply rin yan. Pero hindi masyado. Pero noon talaga nung panahonan ng ano, kasi hindi pa siya busy nung kapanahonan ng eleksyon, talaga yan. Lagi nag-reply. Sige, ganyan po siya. Ako sinasabi ko lang. Okay, kuhan muna natin yung ating magandang amiga na si Inday Sniper. Maayong gabi, boss, amigo. Kumusta? Maayong gabi sa tanan ng mga kapatid. Yan po. Yung ating magandang kaibigan. Yan, nandiyan na, Sniper. Kumusta ka na, Day? Sana ay okay na yung sugat mo. Dahan-dahan lagi magkuhan. Gumalaw para hindi matamaan yung kuhan mo. Masakit yan. Siyempre, kuhan pa yan. Medyo ano pa. Inday namin, Sniper. Yan. Talaga yan. Yan ang Inday namin. Kuhan yan. Maganda pa yan. Inday Sniper pa. Yan, andyan si Commander Giel, andyan din po si ano, si Star Gemini. Masaya din po si Star Gemini eh. Tama lang na talagang kasama rin natin si Inday Gemini. Oh, andyan na rin si ano, si Amor Grandes. Vlog, yan, supportahan natin yan yung ating mga kwan, si Amor Grandes. Supportahan din natin yung kwan ni Inday Sniper. Yung kanyang YouTube channel. No? Yung kanyang LS, kasi kantahan naman yan. Yan, shoutout kay Amor Grande. Inday, Amor, kumusta na? Yan, si Amiga Amor. Andyan lang talaga yung mga ating mga kaibigan talagang pasalamat ako na actually, nagpapasalamat talaga ako kay ano, kay tawag nito, kay Tamuti-Muto, kasi siya talaga siya nagpa-uusap sa akin na pumunta sa ano eh
sa circle. Talaga yun, nagkita-kita kami doon. Doon din namin unang nakita sa video si Inday Sniper. Sa video pa yun, na naka-live din siya noon, no? Nung andun kami sa ano. Yan po, talagang natuwa ako dahil sa itong mga kaibigan natin. Tuloy-tuloy lang po sila sa pagsuporta naman sa akin. Kaya na ito lang ang aking maliit lang yung ating ano, ang ating pero kung naman talagang andyan lang. Kahit na ilan lang, basta importante yung totoo ng mga kaibigan. Hindi naman ako, hindi naman ako sa sinasabi na maraming marami, no. Mas maigi na rin marami tayong mga subscriber, marami. Pero mas maganda rin yung parang yung totoong kaibigan talaga. Diyan mo makita. Yan, andyan si yan si Mirasol Ison, yan. Hello, amigo Saldi. Good evening. Good evening din sa iyo, amiga Mirasol. Sa ano yan? Eh? Si Mirasol naman sa Thailand. Kumusta yung mga ating mga kaibigan sa Thailand? Yan. Yan, si Mirasol. Talagang mga ano yan. Andyan lang yan sila. Kung hindi man, ako naman, alam ko naman, minsan wala sila. May mga trabaho yan eh. Intindihin natin ako. Ako marunong ako talaga. Intindido ako sa lahat na sistema. Yan, si Inday Sniper. Talagang, ano na, nag-start na ba ng work si Inday Sniper? Dahil na, pan ka na, nag-start ka na ng work. Sige lang, basta importante dyan ay, pan ka lang dyan. Cool ka lang, no? Ano lang, alalay lang. At huwag kalimutan, inumin yung mga gamot na piniscribe sa iyo ng doktor, no? Halong kada, miga. Yan, sabi ni Morgande. Yan, puro ilonggo yung mga ano dito. Wala pa hos, pauway pa ko. Makirot pa kasi. No? Talagang makirot yan. Okay. Kawai muna. Total, andyan ka na eh. Wala nang problema yan. Ganyan lang naman yan eh. Pagka andyan ka sa bahay. Yan. Upo, minsan kasi kumakain, boss, pag may mga... Pero naka-bidji lang yan. Yan. Talagang trabaho. Importante yung trabaho talaga kung saan tayo. Trabaho muna. Importante yan. Salamat, Miga Amor. Kamumanda, tanan. Bawi ah mga Ilonggo tadi pala tanan oh alos mga Ilonggo lahat yan, may taga Kalibo, may taga Ili. Kalibo naman puro Ilonggo rin salita doon eh. Kunti lang naman diferensya eh. Puro alos Ilonggo tes o dito kahit wala pa naman tayo kan eh, hindi tayo kumusta, hindi tayo biruan dyan, andyan na. Lalo na pag andyan, andyan si Kamutit, talagang mabiro yan. Basta ba tayo naman dahil sa yung ating sinusuportahan, eh andito tayo, no? Nag-iipon-ipon din tayo dahil hindi lang naman sa magkaibigan tayo, pero itong ginagawa natin, eh, parang suporta to kay BP Sara eh. Kung sino pa mga suporta natin katulad kay BG Bantag, no, sinusuportahan talaga ng grupo natin yan. Yan, sabi na yan. Pinakot din pala. O, ako lang po pala ang na iba. Kapampangan. Yan, mga Kapampangan. Masaya din ka. Actually, nung Kapampangan, nung nasa Barina ko, nung nag-work kami sa Bahrain, halos naman yung mga kasama namin doon, waiter at saka waitress, puro Kapampangan. Kaya naging close kami ng mga Kapampangan kasi magaling magluto niyan. Ang sarap magluto niya Kapampangan. Eh. Tapos naging kumpare namin, kumare. Kaya hanggang ngayon, pag umuwi sila galing mga kung saan, nagkikita-kita kami. Mupunta talaga kami sa Pampanga para magkita-kita.
Ha, ilang taon na yun, ha? 1991 kami sa Bahrain, eh. Kaya talagang ano, maraming mga yan, mga Pampangan, mga kaibigan. Marami kami mga kaibigan sa Pampangan. Basta, Pilipino tayong lahat. Pa-Ilonggo ka man, Cebuano, Kapampangan, o ano man. Basta importante tayong lahat ay Pilipino at sama-sama tayo. Suportahan natin si BP Sara. Yun talaga ang maganda dyan. Saka paglaban natin yan na yung mga ginagawa ng administrasyon ngayon na priority nila instead na ang prioridad sana ng administrasyon natin yung ekonomiya natin. Yung prioridad nila ngayon hingi ng tulong sa iba't ibang bansa para dito sa gera. Yan ang wag natin payagan yan. Dahil kasi pag nagkagira dito sa atin, kawawa tayong lahat. Kawawa yung pamilya natin, mga matanda, bata. Kapit lang tayo. Walang iwanan. Yan, tama yan eh. Walang iwanan talaga. Ganun talaga yung kwan eh. Kung may mga konting tampuan, normal lang yan. Normal lang. Basta kapit lang. Kami naman dito nang nagbablog, no? Gumagawa kami ng paraan na para ikayatin natin yung ating mga kaibigan, bukod sa ating mga kaibigan, yung mga nanonood pa sa atin na talagang gumanda yung ating bansa dahil nga sa ano, dahil tawag nito, dahil nga sa nangyayari ngayon, di ba? Kaya nga ang problema ngayon ng ating diba, marami na rin mga inaakusa sa ating presidente na nagpupulburon daw. Pero dapat yan, sagutin nila yan. Ano, para hindi mag-alala yung mga mamamayan. Kasi halimbawa, kung ang ating presidente ay gumagamit ng sinasabing bawal na, di bawal na gamot, ha? Bawal na basta bawal na drugs, no? Lalo na yung cocaine na yan, talagang mayakuan yan. Kung gumagamit yan, halimbawa lang, ha? Pag talagang gumagamit, kaya mahirap magano yun. Basta go lang po, amigo. Man, kita gamay. Ano yan? Kita masadya. Basta masadya lang. Basta go lang ng go, host, amigo. Gamay man kita. Masadya o mas kahit na maliit ay basta masadya. Pero nung nagkita-kita kami dito ni Nice Sniper, ang saya namin dito. Talagang nakakamiss yun. Kaya lang talagang, siyempre, may mga, lahat tayo may mga ano eh. Kailangan umuwi sa mga probinsya kung ano-ano man. Basta importante, tama yan. Kahit konti lang tayo, gamay lang ang grupo natin. Basta masadya lang, masaya lang. Si BP Sara na lang ang nakita na naming sagot sa mga nangyayari sa ating bansa. Talaga siya. Kasi ito, halimbawa, ito nga, halimbawa, grabe na yan. May mga proof na, may mga proof na si Maharlika. Yan man kung parang totoo yan o hindi man. Pero talagang hindi ina-ignore ng administrasyon. Eh. Halimbawa man kung totoo yung sinasabi na bangag, no, kung kumakarga yung ating presidente, iba na yung isip niya, eh. Mamaya yung nagdedesisyon sa para to sa gera, baka pinagtripan niya lang, gusto niya lang yung may gera. Mahirap po, kaya tayo talagang gusto natin yung ano, yung maging mapayapa. Actually po, kahit mahirap tayong Pilipino, masaya tayo, eh. Hindi tayo after sa pera eh. Yung after natin yung masaya. Kasi Pilipino yung masayang mga tao yan. Isang sa bansa, maraming bansa, number one tayo sa, kaya gusto-gusto tayo ng mga, ano, gusto po tayo ng mga, tawag niyan, ng mga taga-ibang bansa.
sa no, mga puti, dahil masayahin tayo eh. Balang araw, lalaki din tayo. Lalaki rin tayo. Sa FB ko lang narinig. Hindi, okay lang. Talaga naman eh, yan, ngayon, kikita natin na andyan, lang, andyan pa rin tayo. Itong mga Star Jimmy na yun, itong mga ating kaibigan dito, mga dati na yan, andyan na yan sila. Sila na talaga, ako kasi nung nag-vlog ako, puro kanta akin ng mga araw. Napilitan lang din ako dahil mahilig din ako sa politics makinig. Kaya yun, pinasok ko rin pagbablog para politika. Pero actually, musician ako eh. Puro kanta-kanta noon. Pero itong mga nakilala ko sila, hanggang ngayon nandiyan lang sila. Wala pa naman ko na. Para nag-umpisa na nagkilala nito nung December lang, nung nagkita-kita kami. Napang ilang months pa lang. Tama, Star Gemini, lalaki rin tayo, paunti-unti, huwag lang mawalan ng pag-asa para sa lipunan sa pamagitan ng mga Duterte. Makakaraos din namayan. Tama yan, talagang makakaraos tayo. Kaya itong maliit lang, no, bukod sa kaibigan ko dito, meron din ako mga kaibigan sa FB page ko yan, mga taga ano pa yan, mga taga Dabao, marami akong kaibigan diyan. Kaya halos lahat yan eh pinapasa ko kay Inday Sara, yung mga supporters. Kayo, kaya iniipon ko rin kayo pagka ano, ipapasa ko rin yan. Kasi si Inday Sara, kahit na napapano, pagka limbawa, alam niya kasi yung kwan, kung sino man yung mga sumusuporta sa kanya, talaga nagpapasalamat yan. Kita mo yung ginawa ko noon na ginawan ko siya ng kanta, talagang siya mismo na sabi niya, nagustuhan niya. Siyempre mas yun eh. Kaya nakakatulong sa kanya yun dahil maraming mga supporters na talagang nagustuhan yung kanta. Noon yun na, pero kayo ayaan mo na. Kasi panibago na naman yan. Gagawa na naman tayo yung kanta ulit. Pero yan pa rin yung pinupost ko. Dahil kasi yan, nagustuhan niya yan. Nung pumunta dito yan, pinakanta niya pa ulit sa atin. Yan o, sana makababa na si Bongbong Marcos bago makagawa ng maganda, ng di maganda sa atin sa bansa. O dapat lang, kung hindi man siya bababa, talagang ipakita niya sa tao, magpa-drug test siya. No? Magpa-drug test siya na talagang yung kwan, yung walang kailangan na nasa plaza, kailangan walang dayaan. Kailangan yan eh. Para malaman ng tao. Sige, itali natin Inday. Natin Inday para makabawi naman tayo. Hilain. Alam mo yung man yung ano, yung politika talaga, ano yan eh. Ano yan? Hindi natin kuan yan. Talagang hilaan yan, no? Kita mo yung ginagawa nila kay Inday, magmula sa, di ba, sinimula nila ng CIF yan, Confidential Fund. Talagang hindi kuan eh. Hindi umubra yung mga panira nila. Lahat-lahat po. Pati personal. Mababastos nila kay BB Saray. Ngayon, ito pa. Kung ano-ano ng mga pinaggagawa nila ngayon, ito na naman, wala na sila makita eh. Yung nagsalita diyan si BP Sara tungkol diyan sa West Philippines na problema, yung territory natin, kung ano-ano nang sinasabi nila nung interview si Inday Sara ng mga tawag niyan, interview siya ng mga
ng mga media, mga press, no, na anong comment mo dito, parte. Sabi yan, no comment. Yung no comment ngayon, yun, ngayon yung kanilang mga yung mga pangsira na naman kay BP Sara. Hindi na alam na mas maigi na, kasi kahit na no comment o mag-comment man si BP Sara, ay talagang ano, gagawan pa rin nilang paraan na sisirain si BP Sara. Mas maigi na yung no comment. Yun na, puro no comment lang ngayon yung mga sinasabi nila. Ito nga, Star Jimenez, kung hindi nakuha sa santong dasalan, santong paswasa na lang, si BBM, sniper, ikaw, hawak sa paa, si BBM, si Amor, sa kamay, ako sa puwet niya. Yan, palaban pala to si Inday, kwan eh. Si Inday, Star Jimenez. Yan. Pagka nagkamili ka dito sa mga tropa dito, talaga mga ano yan, mga matapang, mga Ilongga kasi talaga matapang. Kita mo naman si Marlica pag nagsalita yan, talagang grabe magsalita si Marlica. Talagang ano yan, Ilonggang-Ilongga talaga na mga pag nagsalita si Marlica, parang squatter eh. Basta yan lang talaga tayo, ganyan lang talaga tayo. Sus, gising. Hinahanap lagi ni. Iba kung nasa Marinduque pa rin. Ah, Marinduque ba yun? Nasa Marinduque pa rin si ano? Si Amigo Isos. Nagtatago. Basta tayo dito, kwan lang. Enjoy-enjoy lang tayo. Hindi naman yung mga kwan. Ayan, si Sos talaga ano yan. Yan lagi sila, first runner-up yan. Si Sos man o si Star Jimenez. Nag-prepare pala ako. Andiyan na eh. Naka-ano na yan. Kaya, akala lang ng iba yan na sinasabi ng mga kritiko na wala na daw mga supporter yung mga Duterte. Ita mo naman ko pa, dyan po natin malalaman at makikita sa mga survey po. Pero yung hanggang ngayon si Inday Sara lagi yung mataas ang approval, no, sa survey. Ha? Task rating, approval, lahat po, pati sa kwan, education niya, andyan lahat. Gabi-gabi nagtatagay, baka ang baga mo masunog. Nasa ibang paraiso na si Bro Isos, sarap ng panaginip. Oh, yan dyan si GM Vlog, oh, si Hensi. Yung aking panyan, yung nurse ko sa mata. Tuwa nga ako nung nakita kami, talaga masaya eh, kantahan. Yun lang yung huling kwan, hindi ako nakakaano dahil yung ano kasi birthday ng nanay ko. Tapos nung linggo ay itong linggo, no, nakaraan linggo ba yun? Shitty na linggo. Inano namin si ano, si yung mama namin. Nilipat namin sa Laguna. Sa libingan ni ipat namin kasi nasa Bacoor eh. Doon na kami lahat, doon na lahat yung mga kamag-anak. Joyce, mahinay na mabilis. Kahapon, si Hensi yan. Si Hensi yan. Magaling din kumanta yan. Yung mga singer ko yan pagka ano eh. Bali pagka nakabalik tayo sa ano, matagal pa eh, makabalik tayo sa tawag niyan. StreamYard yan, kantahan na naman yan. Pakantahin din natin si ano, si Star Jimenez. Yo, magaling kumanta to. Ala, sa dami ng vlogger napuntahan ko. Amigo sa iyo lang may ads. Thank you naman, StreamYard.
wala pa akong StreamYard ko ano eh. Wala pa akong StreamYard sa ano, sa tawag nito. Pana na ubos ng pre natin eh. Di ba? Pagka balang araw, baka makabili rin tayo ng kanilang ano. Punipon lang muna tayo. Buti ka pa, Star, alam mo na gabi-gabi ang tagay ni Sus. But my ads. May ads ba? Hindi ko alam yan. Baka yung YouTube kasi gumagawa niya. Eh. Buti nga yan pag may ads, kahit pa paano, kwan tayo ng YouTube. Bigay sila ng konting barya sa atin. Hindi ko alam pag may ads dyan sa inyo. Pag dito naman sa akin, tuloy-tuloy na naman ako. Yan, si Kwan. O amigo, nakailang beses na may ads. Ilang beses na? Hindi ko napansin. Mas... Pwede mo naman ikuha na, skip yan pagka medyo ano. Yan, siyempre, pagka rename mo yan, yung ads, nakakadagdag yata sa akin yan. Yeah, yun ang ginagawa ng Kwan. Yan, si Bulljack. Yan, ang kapatid ni ano Sniper. Bulljack Mutublog. Maayong gabi sa inyo, tanan, mga kapatid. Sa iyo, amigo. Hos, yan. Yan ang kainuman lagi ni ano ni Sniper, si Bulljack Mutublog. Yan, Gemini, yan si ano. Amigo, dapat hindi mag-skip. Oo, pwede rin. Kasi pag nag... Kahit pa paano yan. May mga ads ka, Gidman, Hos. Maayog gani. Oo, pero hindi ko alam yan na sa inyo dyan may ads. So, at least nakakaano yan. Siguro, na kwan na rin tayo ni kwan ni YouTube ni YT ay kahit paano ay recognize tayo. Yan si Bulljack, yan ang kwan, ang kambal, halos kambal eh, kasi lagi sila nagiinom yung dalawa eh. Bulljack at saka si ano si Sniper, yan ang magkaibigan. NC Covers yan. Masaya si NC Covers. Okay, sana kung may kantahan tayo eh. Hindi bali, dito kasi live to wala eh. Hindi tayo dito pwede umakyat eh. Ayan, sabi nga ni Kamut, Pimuto ay Bulljack, Muto Vlog, maayong gabi. Magaling na rin mag-ilonggo si ano, oh, si Kamuti oh, dahil Diyan na siya sa Kalibo eh. Puro Ilonggo na yung salita dyan eh. Pero may mga ano yan, may iba-iba naman po na Kalibo yung may salita sila na parang sarili din. Pero nakakaintindihan tayo mga kwan. Sa kwan naman, Ruas Kapis, parang mga kwan, mga tawag namin doon parang Karaya. Karaya. Alam ni kwan yan. Alam ni Sniper yan, Karaya. Kamuti sa Kalibo ka ngayon. Ayan, oh, tinatanong ka kwan, Kamuti ni Star Gemini. Star Gemini, ano talaga yung pangalan mo? Ah? Would you mind? Ah? Ay, tatanong ko lang. Pero ang ganda ng kwan mo. Yung talagang totoong pangalan mo, Star Gemini. Ah? Would you mind lang ah, kung ano lang. Wala naman ano. Ay, kwan na yung totoong pangalan mo. O talagang sa harap rin. Talagang ano? Tumpak. Talagang Sara. Talagang... Yan na, oh. Kamuti. Alam mo na yung pangalan ni Kwan, ni Star Gemini. Sara para siya. Sara, may its naman, ha? Yan. Mega Amor. Diri pa ngayon. Arayapon si Kwan. Ara yapon si Kamuti sa ano sa tawag niyan diyan, andiyan pa rin siya sa Kalibo. Hindi pa rin nakapag hindi pa nakapunta sa ano ah.
Star Gemini kasi zodiac sign ko. Ay, okay, okay, okay. Gemini, no? Star Gemini. Yan. Okay, maganda. Pero yung Sarah, maganda rin yan eh. Sa meron, bukod kay Bibi Sarah, yung kanya naman, walang edge, sa'yo may edge. Yung Sarah Maria na kanta, meron kantang Sarah Maria, yung kanta ni James Taylor. Magandang tuno nun. Zodiac sign pala. Tama yung naisip ko, zodiac sign nga. Yan, tama. Kaya ako, ano, curious lang, Star Gemini. Tapos alam natin, no. Ayaw ko lang tanong yung ngalan ni The Sniper. Baka magalit mamaya yan. Kung ano talaga, pero wag na. Wag mo na sagutin yung The Sniper. Star Gemini, next month, birthday ko. Yan. Now, Gemini pala yung April. May, ah. May, oh, Gemini. Yung. Next month. Sarah. Ako lang bang nakapansin? Ito nga, may isang ano dito. Dito sa ano? Dito sa Twitter. Actually, yung mga kwan dito, yung mga marami dito yung kwan, marami dito ang mga supporters ng realist, dilawan, kakamping. Andiyan na halos lahat eh. Yung andiyan po lahat, pero bihira lang yung may mga ano dyan, mga supporters ni Inday Sara, ni Tatay Digong. Kasi yung Twitter na yun, parang ano yan eh. Parang lahat dyan, andyan lahat sila eh. Marilyn na si Sniper. Ano yan, Marilyn? Ganda rin ha. Ito yan, Marilyn ha. No, basta Marilyn, magaganda yan. Marilyn na si Sniper. Marilyn, basta may lin, maganda, magaganda yan. Masarap naman mga isda. Oo, mura pa mga isda dyan sa Kalibo. Kwan? Kamuti, masarap naman mga isda. Ayan, sariwa. Sergeant. Okay, ito. Sabihin ko siya dito sa ano sa Twitter. Halos parang ano 'yan eh. Mga posisyon halos lahat ng mga tao diyan. Bira lang yung mga ano diyan, mga supporters ni Inday Sara. Bira lang yung DDS diyan, pero meron pa rin diyan na talagang lumalaban diyan. Eh. Ito nga, si ano, 33 degrees Pister, sabi niya dito, ako lang ba ang nakapansin? Tuwing may calendar events, laging may prepared message si BP Sara Duterte. Kapag may kawal na matay o na ospital, dahil sa inkwento laging nandoon siya sa lamay o ospital. Siya yung nasa laylayan at on the ground. Parati. Tama yan. Siya yung totoong servant of the people. Siya yung totoong nagtatrabaho. Talaga. Kaya hindi nila, hindi alam ng mga kalaban or mga kritiko na kaya nakikita po. Nakikita ng ano? Kikita ng mamamayan, ng taong bayan na talaga nagtatrabaho si BP Sara. Kaya kita mo, laging yung approval rating niya talagang mataas lagi. Dahil nakikita siya ng taong bayan na talagang ano po siya. Ano po siya talagang masipag. Nakikita yung kanyang trabaho. Marilyn Monroe. Yan. Basta Marilyn, magaganda yan. Tawa na naman si Inday Juan. Kasi yung asawa ka, Lynn din. May Lynn din yan. Higa Moro.
Basta tuloy-tuloy lang yan. At least yung yan, nagkikintuan tayo. Parang, kwan. Yan ang kagandahan. Yeah, oh, yan, tama ito yung sinasabi ni kwan, oh. Sa Twitter to, ah. Ako lang ba? Hindi. Hindi lang ikaw, sir, no? Maraming nakakapansin yan. Saka ginagawa na ni Inday Sara yan. Pisces yan si Sniper. Ang ganda niyan. Diba yung sa ano, yung Danny Song na kanta, merong ano diyan eh. May lyrics na Pisces Virgo Rising. Yan. Ganda yung mga Pisces din. Tuwing may calendar event, na talagang oh, kita mo ngayon may nung kahapon araw ng kagitingan, nagsasalita si BP Sar, lat-lat po. Lat-lat ng mga events, lat-lat ng mga celebration. Andiyan po nagsasalita. Kaya nakikita siya ng mga Pilipino. OFW lat-lat nakikita siya na talagang may ginagawa siya. Ito pa yun, oh. Tuwing may sakunang kalamidad, andiyan surprise na lang tayong lahat dahil naunang gumalaw na pala ang Office of the Vice President to give assistance or rescue na walang fanfare o media coverage. Tama yan. Kasi itong sinasabi ni Juan dito, i-Juan ko lang, idagdag ko, yung si BP Sara kasi ano yan, futuristic siya eh. Pero na po siyang mga tawag dyan, yung satellite office. Ang satellite office ni BP Sara, at least sa ilang ano yan, ilang region na yan, sa Davao, sa Cebu, Bacolod, Iloilo, Zamboanga, marami yan. Kumbaga, andun na po lahat yung ano, andun na po lahat yung tawag niyan, mga may warehouse yan sila. Kaya pag may mga kalamidad man o ano mga sakuna na dumating, andyan po kagad yung kwan, yung kanyang tawag nito, assistant. Andyan po kagad. Kaya talagang ano yan, para may ginagawa talaga, hindi yung paipa lang, ha? So I wouldn't be surprised at all if BP Sara Duterte will win the 2028 election and be our president. She is ready. Talagang ready talaga. At saka talagang gawa natin ang paraan yan. Tulong-tulong po tayo lahat. Hindi lang tayo dito. Lahat-lahat po na nagmamahal kay BP Sara. Lalabas lahat yan. Lalabas po talaga yan. Kung ano yung sipag ni BP Sara nung nakaraan eleksyon, makikita natin doble ang sipag niya. Ano tong RTC, butod din yan. Hindi ko maintindihan niya ang RTC. Ano bang RTC, Star Gemini? Sap-sap. Sap-sap. Sap-sap, ha? Butod din yan. Nasap-sap pa. Kaya si BP Sara, talagang ano, puro trabaho yan. Kita mo, ha, kahapon, ngayon pa lang yung matapos yung Ramadan, kahapon, andun na pala siya sa Muslim barangay dyan sa Quiapo, andun na siya. Nagbigay na siya ng mga ayuda doon. Nagbigay siya ng vlogger or PC Real Talk Chicago yan na medyo Real Talk Chicago. Diyan niya si Inday Sara, advance lagi siya eh. Talagang yung ginagawa ng ating Vice President. Kaya nakikita po siya ng mamamayan natin masipag. Pag pumunta yun, walang mga dalang kwan yan kung ano. Ikatulad ngayon ng ninatambaluslos yan. Lahat na nga may mga pangalan pa. Yung mga kanilang mga ayuda. Kaya nahalata sila eh. Ang sarap gurgurin. Galit na. Okay.
Sino bang RPC star din? Ayun na, tinatanong ko rin. Hindi ko, at least yan, alam natin yung RPC. Sige, Kwan kasi, Jimmy na yata, ano, ano siya, lahat yata na Kwan. Lahat na, ano, pinupuntahan niya eh. Diba parang pumasok ka dyan, sniper? Oo. Kasi talaga amaasahan mo si BP Sara. At saka isa pa ang kagandahan kay BP Sara, yung ang kagandahan ko sa kanya ay ano, masipag at saka malakas po. Tsaka resensyado, parang hindi po, Juan, hindi napapagod. Parang, Juan siya, 24/7 talaga na tuloy-tuloy lang yung trabaho niya. Yung kagandahan dyan. Diba sinasample ko lagi na umaakyat pa nga siya sa mga bundok eh. Yung mga inaakyat yung bundok, yung tataas niyan, hindi natin kaya yung mga lalaki. Yep. Halimbawa, si BBM, pupunta. Hindi kaya yan. Kaya kailangan natin na kahit babae si MP Sara, talagang hindi malam niya. Kailangan may power. Dapat may power yan. Katulad ng presidente natin. Ito, no? Kapag ito, na. Kasi kagabi yung concert ni James Taylor, no? Yung kumanta ng You Got a Friend. Alam naman natin, ako alam po eh, si Pangulong Marcos talaga mahilig sa music kahit ako kung kwan na kwan. Kaya lang siyempre, iba na yung ano mo eh. Iba na yung kumbaga designation mo ngayon. Presidente ka na. Siyempre, andun ka na naman na samantala yung puro lapatsa daw. Sabi nga ito, an evening with James Taylor, look, President Ferdinand Marcos and First Lady Aranita Marcos attend the comeback concert of Grammy-winning singer-songwriter James Taylor in the Philippines, April 8. Kahapon to eh. Yan, no? Nanood sila. Kaya siyempre, alam mo naman, hindi mo rin masisi yung mga mamamayan, no? Ito, salita kumita. Ito, nakakanta pala. Last time napanood ko yun. Ito, maraming kwan, 5 na 20 na ang bigas. Sila ay pa-concert-concert na. Kaway-kaway sa mga OFW dyan. Trabaho tayo sa ng trabaho kahit malayo sa pamilya natin. Marami tayong pabayan. Concert ticket. Yan, no? Kaya maraming ano eh. Maraming nagbabas po sa kanila. May pagka-boyes si Inday. Oo. Tsaka ano, at tsaka malakas si Inday. Talagang ano siya. Talagang ano si Inday talaga. Bagas ang palaban niya eh. Si Inday Junior naman talagang kwan lang eh. Ganito pala yung sinabi na kulang na sila sa date dahil sa sobrang busy. Diyan sila magaling. Maraming mga nag-ano. Sabagay, itong mga nagko-comment, puro ano rin yan. Puro mga tawag yan, puro mga nilawan yan. Sarap buhay nung inutil. Travel, concert, date, bayad ka kaya muna sa tax, bidder. No? Concert kahit lang. Yan, no? Nanuntok pa nga yan si Inday Sara. Yan pa isa. No, puro pa. Pa-concert-concert lang si BBM. May link sa music kasi yan, yung BBM. Ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas, mabuhay eh, kayong lahat. Isang pagpupugay sa ating magiting na former President Rodrigo Rua Duterte at sa lahat ng mga magiting na Pilipino. Nagbuwis ng handang magbuwis ng buhay. Si Tatay Digong yan. Parang hero rin natin yan si Tatay Digong. Iyaan mo na yung iba na nagsasalita dyan kung ano. Pero si Tatay Digong, hindi basta-basta yung ginawa sa atin nung siya ang presidente natin. Lahat-lahat po.
pinagtanggol tayo ni Tatay Digong. Kaya mahirap na rin umanap ng kasing galing, no? Kasing galing na naging presidente natin na si Tatay Digong. Ito, umalis na o sa nag-away-away kami sa GC. Nuntok na, ayan si Inday. Amo si si, musta na. Si Inday, isang suntok lang. Si Lisa, patay. Okay lang, Commander. Ma'am Commander Jel, nilalaga ni Bro Kamuti yung mga itlog ni Miga Amor. Ang saya yan si Kan. Si Tol Kamuti pa. Okay naman pala yung sound ko dyan eh. Sound. Hindi ko pwede na ito kahit na hindi ko napan. Lagay ko lang sa ano. Hello sound. Yan. Pwede rin pala. Inday Sniper. Yan. Kapila ko para ano, para hindi ako inaantok. Miguel Sniper, tama ka. Pensa ko na, parang dyan na yata manirahan si Kamuti sa Kalibo. Ah. Magandang ano dyan. Pagka may time din kayo, punta kayo ng Iloilo. No? Iloilo kasi ano lang eh, mula Kalibo ng mga iwan ko 6 hour yata yung ano yung ay hindi dahil pala yung 6 hour pagka galing ka na ng Katiklan mga 4 lang na oras pag mabilis pa yung bus mga 3 oras lang yata. Okay si okay magtanong si Juan, may asawa ka na Star Jimmy na yun. Sana suntokin ni Inday, Sarah, si Lisa, Smag, Satyan para tumalsik lahat na bulati. Sniper talaga, oh. Oh, bro. Saldi doon sa titira. Sa moto. Oh, ayos yan. Oh, ganda yan. Ginalimi ano limliman ko limliman ko ayaw mag pisa kaya nilaga ko na lang. Oh, pag nilaga mo yan eh talaga ano yan eh. Saya siya ito Kamuti pa. Grabe siya. Grabe si Juan Kamuti, sagot, may asawa ka na. Kasi yan itong ano ko. May sniper amugid. Saan? Nasuntokin ni Bibi sa Smugs. Ah, pag sinuntok sa tiyan yan, matanggal yung butod niya. Ah, puno, wala naman ha. Parang bakit butod si Kwan? Ano nangyari sa first lady? Bakit parang butod yung tiyan niya? May problema siguro sa ano yan. Problema sa tiyan yan. Talagang butod siya. Hindi naman siguro pala kain yan. Ano kaya ang meron, no? Butod siya. More grandio, ah. Ako na sa sagot. Star, meron na. Yan, sinagot ka na ni Kwan, Commander. Ah, meron na. Si Bro Kamuti,
pagsapalaran din sa Kalibo. Magkaibang isla sila ni Miga Amor. Rosal din, ang sarap mong magkasama, sobrang saya rin. Oo, oh, lalo na pag nagkita tayong dalawa, ikaw lagi nag-check sa akin. Eh, nasa Las Piñas pa lang ako. Lahat na instruction niya na talaga si Itol Kamote. Oo, oh, kasi hindi ko kabisado yung ano, yung Quezon City eh. Yan, lahat na instruction niya, si Kamote talaga yan. Saya rin dyan eh. Nako, insecure kay Inday kasi maganda si Inday kay Lisa. O, oh, talaga naman maganda si Inday Sara. Wala siguro napangutot na tipon ang hangin sa tiyan. Napangutot. Iwan ko no, parang hindi, di ba? Eh, siyempre, mayayaman yan eh. Napansin ko lang din, no? Parang baka may problema sa satyan. Hindi ba sa atin pagka ano, okay lang yung mga lalaki pag malaki dyan dahil siyempre sa kain. Pero pag babae, parang sabi ko, parang siguro may problema sa tiyan niya. Hindi naman natin na inaano na ikon. Masa tuloy-tuloy lang tayo dito. Yeah, andyan naman yung mga ating mga kaibigan. Pero muto pa. Makatulog na Lisa parang sinura honor. Wala na muto. O kasi naipon eh. So, yan, kasi maganda yung mga conversation natin dito. May mga utot pa kung ikaw nga sus talaga tulog. Di maya-maya yan, andyan yan, kasi may baka may trabaho siguro siya may guisos. Kaya minsan hindi natin maano. Maya-maya yan. Ano yan? Gigising mamaya yan. Gamor, damo dira mga ulod nga mga dagko man chance sa tiyan ni isa sa mga gamor. Patay nga, ang content na ni ganyan lang. Tapos usap-usap dito. Importante yung content natin eh. Tuloy-tuloy lang tayo. Boss, ayos ang mga pa-utot ni Kapupi Vlog sa mga Duterte. Napanood ko kasi vlog niya. Bernaldo. Yes, boss. Ayos mga pautot ni Ka-Coffee Vlog. Sino ba si Ka-Coffee Vlog? Sa mga Duterte, napanood ko kasi vlog niya. Ayaan muna siya kung anong kanya-kanya style yan. Yan, kuha natin muna si ano, Bernaldo. Yan, kuha natin yan. May jacket na pala niya. Mga ano yan, mga kaibigan yan. Welcome muna natin si Bernaldo. Yan. Ano ba mga pautot niya sa mga Duterte? Boisos taga Pamah. Ano yan? Si Bro Isos taga Pamahagi ng live stream ni Tol
sell this mga room. Oh, tirador ko yan si Icon eh. Tirador natin yan si Amigo Isos eh. Pag nagkamali, yan, magkamali ka kay Bro Isos, talagang unahan ka agad eh. Yan. Nanding Birondo, shout out. Tamsakdan, yan. Kuan natin si ano, welcome natin si ano, Nanding Kuan. Yan po. Duterte lang malakas, tama. Oo nga bro, kamuti. Taka ko yung tagapamahagi. Yan. Shout out natin at welcome natin si ano, si Bernardo at saka si Nanding Birondo. Shout out, thumbsack lang. Thank you sa thumbsack. Yan po yung mga ating mga supporter dyan. Basta Duterte talaga yan. Nagtatumbsack ka agad dyan. Yan. Yan po. Dito kasi pag ang kagandahan dito sa grupo namin, talagang yung mga bago nating kaibigan o kaamigo, amiga man, talagang lat-lat kami dito. Di we welcome po namin. Basta Duterte ha, pero pagka okay naman yung hindi naman Duterte, basta wag lang magsalita ng pangit. No? Pag kuwan ka dito, mag-gor-gor ka dito ng mga tropa. So, sorry, lagi kong pinapatugtog ang song mo kay Inday Sara sa palengke. Ayun, maganda yan. Maganda yan. Pabakuan mo, patugtugin mo lang. Kasi para ma-absorb ng mga tao. Huwag mo lang pagtugtog kay Ermats ha, kasi alam na this. Pagka si Ermat mo ang nakinig dyan, baka. Yan, shout out ni Tolkamofi, si Bernardo, shout out. Yan. Nandito naman eh, hindi naman kuha tayo eh. Bira tayo na gano'n, mamaya naman kung isundot nyo na natin yung politika. Ayan, kamustahan. Kung ano-ano mo yung pag-usapan, kung saan-saan. Oo nga bro, kamutim. Nagtataka ako kung tagapamahagi, wala. Ayan. Okay yan, thank you tol. Pinapatugtog mo yung maganda yan. At least dala-dala mo yung kopya mo. Yan, kamuti mo to. Shout out, kapatid. Yan, si Nanding Birondo. Yan po yung ating mga supporters. Talagang daan-daan na yung maya-maya. Dadami din tayo. At least kahit konti lang tayo, talagang sulit. Sulit, mga sulod di Duterte talaga. Kasi pagka hindi ka rin so pagka hindi ka rin Duterte pag pumasok ka dito eh kung ano meron nga si sino ba kagabi yung si Lulu Bads karat nga kwan eh. Puta, pumasok siya na ni welcome siya ng lahat eh. Maya tinira na si Inday Sara oh. Pati na kami tinira niya oh. Kaya bigla siyang nagurgur ni ano. Ni tawag nito. Ni Amigo Isos. Alam mo naman niya, tirador ko yan si Amigo Isos. Si Miga Amor, laging may dalang pana yan. Oo. May mga ano yan, mga matapang yan, kalibo. Yan ba? Inday Sniper yan. Nung dala mo yung Inday Sniper, balisong siguro yung Inday Sniper. Balisong siguro yung dala ni Inday Sniper. Ganito lang, oh. Ano lang tayo. Tawag nito, si ano
si Edge, no, na parang nakita kanina, parang nakasakay sa eroplano, no, may pumunta ba ng probinsya? DNA daw, DNA daw, manalo ang mga Duterte. Kinakarma na sila sa mga ginagawa. Sus, Maria Josep, alam naman ng taong bayan si BP Sara lang ang unang sa survey. Tama yun. Talaga si Inday Sara talaga po. Kahit na sa ano pang mangyari, talaga na ano yan. Si Sniper baka busy sa baso. Busy mga kaibigan. Tulog na. Planan na bangkit. Sayahin si Kwan eh, si Amigo Isos eh. May na nakita pa siya sa YouTube na parang nakas-aeroplano eh. Siguro baka nagbakasyon si Opinion PH, si Inday ano? Inday Eds, no? Mas na nakita ko siya kanina eh. Luto muna ako, noodles. Pang ano yan, pang tawid gutom yan. Tama ka, Inday namin. Tama ko. Sara lang ang malakas. Nag-unwind sa ulap si Ma'am Eds. Yung nakita ko nina eh, sa ano, kaya sabi ko have a nice trip or sabi ko have a nice journey. Nag-unwind siya eh. Nag-dust in the wind siya. Commander Jill, basta masyarit ka usap si Macan eh, Commander Jill eh. Nagbiyahing langit. Diba? Langit na talaga. Medyo malayo-layo yun. Love shout out. Ano na ba yung minanap ko? Ito pa na. Huwag nga naman langit, bro. Ulap lang. Meron tayong dito nabasa kay... Oh, sabi ni Senador... I mean, no, huwag matapang, huwag magtapang tapangan kung wala namang bit-bit na sandata. Yan ang mensahe ni Senador Amy Marcos sa gobyerno ngayon, araw ng kagitingan, sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Huwag naman, eh, kasi mahirap yun nung nagtatapang-tapangan eh. Ayaw natin yung kwan eh. Ayaw po natin yung gira na yan eh. Kahit na si Risa Terduro, Tambaluslos, ang pambato nila, panis yan kay Sara. Tama. Kahit sino pa yung pambato nila dyan, kahit si Tulpo pa yan. Kahit na sinabi na nanguna si Tulpo, okay lang yan kasi may mga ano yan eh. May mga ibang survey company naman na bayaran eh. Eh, si Tulpo naman, eh, yung kanya naman yan, eh.
ang ginagawa niya puro content lang para magkaroon din ng pera eh. Eh content ka, kung hindi maganda yung istorya mo, hindi ka papansinin, pero kung maganda yan kasi paano yun, para sa content niya eh. Alam mo naman. Diyan sa kumita, eh. Diyan yumaman si Tulpo sa capital point action niya. Risa, Montiveros, Tambalostros, wala yan sila. Maglalaban-laban yan siguro si Rapi. Hindi pa natin alam yan kasi si Rapi Tulpo, ngayon lang yan eh. Kasi lalabas pa yung mga ano dyan, mahahati yung kwan ni Tulpo dyan. Dahil siyempre, patakbuin pa rin nila yan si Lini. Yan, maraming changes yan. Pero si BP Sara, yun dahil Sara talagang ano yan, tuloy-tuloy yung kanyang kwan. Ang kanyang tawag nito, kumbaga sa survey, tuloy-tuloy lang yung approval. Bal niya yung kanyang trust rating, parang ganoon yan hanggang sa dumating yung 2028. Kaya yung sila yan, may mga changes yan, pero si DBP Sara tuloy-tuloy lang yan kahit ano pa po yung mga ginagawa nila. Pira din naman ng mga tao ang ginagamit ni Tulpo. Tama yung sa totoo lang, i-content ka niya, hindi ba maraming nagantay sa opisina niya. Pagkalimbawa, yung content mo na pumunta ka sa kanya, kung hindi maganda ang content, hindi ka rin papansinin nun. Kailangan may mga gimmick. Yung chismis, yung mga hiwalayan, yung mga content na ganun, na talagang ginagawa ng network. Ganun yan. Tsaka isa pa, yung kanyang ugali ngayon diyan sa mi sa kwan, sa tawag niyan sa sinago, yung nang ano siya, parang kinakaya-kaya ng tao pag nagalit siya, kala mo kung sino siya. Wala ko na gaya, parang lumalabas ang yabang-yabang. Minsan nga parang inanoy pa si ano eh, si ano, si isang general na kwan, pag nagsasalita siya eh, alam mo, matapang. Eh, tulpo sila eh, pero wala ako, hindi ko kwan kasi. Yung asta kasi hindi maganda eh. Eh parang kala mo talagang tama yung ginagawa mo. Kala mo siguro kwan ka na, magaling ka, ano ka, di ba? Lahat-lahat yan, kung sino-sino yung mga kwan, gusto mo, i-contempt mo yung mga, halimbawa, kung hindi mo kursunada, i-contempt mo. Gusto mo ipakulong. Saka ang asta ni Tulpo, mayabang kasi. Yan, sa akin ha, yun na yabangan ako, kaya nawalan ako. Pero noong hindi pa siya senador, yung nakikinig lang naman ako dati sa kwan, sa programa yung Rapi in Action, dahil nga parang masaya lang. Kasi lahat-lahat, chismis, lahat-lahat ng mga ginagawa dyan. Puro lang naman kwan, para sa content. Pero bandang uli ng minsan, di ba? Pinagsabihan niya yung mga DDS na masama. Eh maraming yung nag-unscribe sa kanya eh. Ako na in-unscribe ko yan kasi di ba pag nag-salita kasi kala mo kung sino eh. Feeling hari sa Senado, dinala niya sa Senado, feeling Diyos. Oh, talaga ganun yung ano niya, talagang yabang talaga. Ayaw ko. May mga tulpo na nawala na po yan. Sina Erwin. Puro kwan kasi yung kanilang
kanilang ginagawa kasi itulpo kami, may matatapang kami ng kapatid eh. Yan yung kasi yung kwa nila eh. Yung projection nila sa kanilang mga ulalo. Itulpo kami, matapang kami. Yun lagi yung sinasabi nila. Kaya mahirap din yung ganong maging leader eh. Matapang kami, ipang kami, yan ganon. Hindi katulad Tatay Digaw na matapang talaga. Hindi nagsasalita. Talagang kwan. Matapang sila pero wala naman tayo narinig na may ginawa silang katapangan. Wala naman. Ano yun lang? Mga ano-ano sila? Halimbawa, leader ka, may kunting ano tawag niyan, may malumanay din, puro na lang galit ka lagi, tapos kuwan ka lagi, parang kontrolin mo yung senado, parang galit ka lagi. Kaya mahirap yun yung ganong leader. Tatay Digong, stricto man siya, anumang sinabi, pero may swabe si Tatay Digong, marunong magbiro, kakatawa minsan. Pero si Tulpo wala, talagang ano lang, talagang laging galit na galit, parang nahari siya sa Senado. Parang hindi maganda yung dating. Oo, alam natin, marami rin mga gustos kanya kasi masa din siya eh. Pero ako, kahit na noon, na-idol ko yan dahil nakikinig ako. Pero lumabas na yung mga, nandito na sila ngayon sa Kwan. May ads ka naman, host. Ah, mayroon ba? Hindi ko alam yan. Since, wala yan si Tulpo ngayon. Tupa, sikat siya yan. Ang gusto nyo maging pangulo. Nyo pikon. Oh, pikon yan. Pikon pa. Parang lagi nagagalit. Ay, hindi maganda ganun. Ah, si General Galvez pala, pinagsabihan. Niya. Oh, baka nga may corruption kayo. Nagalit nga si General Galvez. Pero hindi niya alam si General Galvez. Eh, mga ano yan? Mga, yan ang mga hero sa gira dati sa ano? Sa ano yan? Gira din sa Mindanao. Walang prino ba? Basta yung gagawin niya lang talaga pahiyain niya yung tao. Kaya simple, marami ng galit dyan sa kanya, ng mga opisyal. Kaya lang, simple. Swabe lang sila kasi kwan siya eh. Sinador siya. Pero hindi ganun. Parang cheater yan. Eh. Ganun mga style nila eh. Yabang. Yabang dating. Parang yung mga pikun. Parang hindi marunong mag-ano ba. Kung sa Ilonggo, sa amin mga Ilonggo magsalita, yung mang-abi-abi ba? Yung mag-ano ka muna, galangin mo rin yung mga tao. May ano ka rin, may malumanay ka rin magsalita dapat sa mga tao. Hindi yung puro galit na lang yung lagi. Maano ka, mainit. Lagi kang parang may high blood ka, lagi kang pati si Inday Sara noon, tirahin mo pa eh, sinagot ka ni Inday Sara eh. Sa kay Inday Sara lang siya, nakapurma eh. Eh sabi nga ni Inday Sara sa kanya, dahil ano siya, duda sa mga PTA meeting na yan, sa mga binibigay na mga sa teacher, sabi nga ni BP Sara, senador ka, gumawa ka ng batas na tanggalin mo na yung PPA. Oh, doon siya. Alam mo, isa pa si Tulpo, hindi marunong tumanggap ng mapagsabihan siya na mali. Gusto niya, right lagi siya. Sir Jiminay, kanina pa kumulo yung noodles mo, baka matuyuan. Nabulag na sa kapangyarihan si Tulpo. Tama. Ang yabang talaga. Yabang na dating. Wala. Wala. Yun lang kwan ko. Karapatan kong salita niya. Hindi. Dahil sa
sa sinuportahan ko si Inday Sara. Hindi, talagang yabang talaga. Lagi galit na lang. Wala akong nakita dyan na talaga dyan sa Senado. Si Tolpi, kuwang-kuwa niya ang style ni Mike. Si Mike Tae. Sino yan si Mike? Ha? Mike? Yung si ano? Mike, ano ba yun? Tabi-tabi po. Bala. At tabi-tabi. O, walang panabi-nabi. Tabi-tabi sa amin yan. Yung kwan ka ba? Kumbaga sa dumaan ka dyan sa mga maraming tao, ay tabi-tabi po muna. Yung hindi ka marunong ka magkwan, nagrespeto sa bawat tao. Hindi yung kala mo, hari ka. Ano pa kaya kung maging presidente ka? Baka mas matindi ka pa kay si BBM kasi hindi naman ganoon eh. Okay si BBM talaga nga. Kwan lang, wow, pare, kwan eh. Diba? Kung halimbawa man, kwan tuloy, yung si Tulpo mayabang dating eh. Lagi na lang away, parang laging gusto lagi, kwan. Laging away lang. Kaya kwan, wala, ako, ayaw ko dyan. Kung maging presidente, hindi man siya. Pero wag, sana wag. Talagang hindi pwede. Si VP Sara, kung talagang magalit, magalit yun, di ba? Nung nagalit siya. Kaya nagalit si VP Sara. Kaya nasuntok niya yung sheriff. Kasi sinabi na nga ni VP Sara na sa sheriff na nakiusap yung taong bayan. Na wag muna kwan. Mga kwan ng mga bahay ng tao dahil humingi sila muna. Nagiba ng sheriff. Siyempre, nakiusap nga si BP Sara. Yun nga, yun. Nabugbog niya yung sheriff. Tama yung sabi ni Commander. Katakot maging presidente si Tolpo. Pikun, baka ano yan? Tuma. Tamaan agad ang salungat. Oo, oh, tama yan. Mahirap yan. Mga ganong klaseng leader eh. Na hindi natin napag-usapan na natin yan, no? Hindi dahil sa Duterte tayo. Eh, kung mataas man ang pan niya ngayon, mataas siya kay Desar, walang problema yan. Hindi pa naman tapos yan eh. Malayo pa ng 2028. Marami pa changes yan. Yan ang ugali. Tinaman natin siya, Juan, pero yung atin lang. Kasi wala naman pinakita si Inday sa mga ugali. Wala nga pinakita si Bipi sa masamara na kung anong ugali. Ganun lang siya, trabaho lang. Pero talagang tinitira siya ng tao. Binabas siya ng tao dahil nga sa malakas siya. Tolpo ngayon, kwan din siya, mataas din yung survey niya dahil sa pagka-presidente o halimbawa umangat na siya ng konti kay BP Sara, walang problema yun ganun lang talagang survey kaya lang, kung halimbawa siya maging presidente, talaga maraming tao na ayaw dahil forma pa lang ang yabang na. Hindi tumatanggap ng mali yan, si Tolpo. Malaman mo na lang, huminto na pag-content. Kasi mali pala siya. Nag-iiwan siya ng sa ire. Yan, tama yan. Tulad nung, nag-iimbestiga sila ni Bato, talagang nag-walk out pa. Dahil gusto yung mangyari, i-contempt yung polis na iniimbestiga nila. Sabi ni Bato, hindi naman pwede ng ganun. Yun ang gusto yung mangyari, yung masunod. Na hindi niya alam si Bato yung ang pinaka-chair ng investigations. Siya, kwan na siya, grupo lang siya. Ganun po siya. Kaya, parang si Trillanes din, pagka hindi kwan, mag-walk out.
dadami ang hitman para ipatumba ang mga salungat sa kanya, parang hindi, tama yan, no? Sniper yung Jubilee case na iniwan niya sa ere yung kaso, yung mga pugo-pugo niya, inilantad niya, pangalan rin ng natuloy, iniwan niya rin sa ere. Oh, ganun yung kwan, PCSO. Kala mo, forma, grandstanding ginagawa niya, forma ng forma, tapos hindi rin tinatapos. Diba? Tama, plano niya. Kwan, may yabang kasi pagka mayabang, makita mo yung yabang ng tao eh. Hindi tayo mga mangmang na mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino ngayon, hilig na rin sa hilig na rin po ang Pilipino sa politika. Kasi yung mga Pilipino ngayon, kailangan din na makinig sa politika dahil sa nangyayari sa bansa natin na talagang mahirap yung bansa natin ngayon. Kaya yun. Hindi ko nga na-content ngayon to. Wala sa content ko to si Tulpo eh. Pero iba, no? Kung napag-usapan natin, iba yung gagawin niya eh. Iba yung dating niya eh. Kasi pag nakita ng mamamayan na mayabang ka, talagang makikita yung yabang mo eh. Yun, nakikita natin. Pati nga yung sa luto, biglang nanahimik. Oo. Parang pinanalo na rin yung mga jackpot. Oo, sabi niya, imbestigahan niya talaga. Kukupas siya ng mga experts sa ibang bansa para lang tukuyin talaga. Simple lang yun eh, di ba? Kung tinutukan mo ito, yung unang inimbestiga nila na tawag niyan, yung ano bang ano yun? Na yung nanalo na pinalitan pa yung picture pati damit. Simple lang yung pagdadaya na yun, pangluloko na yung tao tapos iniwan mo dahil siguro may nag-offer sa iyo na maganda. Ganun yung mga ugali na hindi kon magaling lang sa umpisa ang kaso tapos iiwanan, hindi mo alam kung binayaran o natakot. Kala mo matapang, yun pala eh, babahag din ang buntot niya. No, tinira niya si Katapang tapos umaliktad, kinampian si Katapang. Yan po mga nangyayari. Oo, tumulong si Tulpo sa mga taong may problema, mag-asawa, mag-nobya, yung lang, bakit kaya hindi niya tulungan ang taong bayan. Ipa, ano to? Mag-BP ka muna bago mag-takbo ng Pangulo. Hindi, si Tulpo kasi tumutulong noon niya, pero may ano yan eh. Tinutulong niya, okay yan. Yung content niya kasi dati nung nasa Rapid Action, hindi pa siya nag-senador. Gagawa ng kwan niya eh. Tutulong siya ng konti doon pang kwan. Tapos, pero ang kita niya naman sa kwan. Dahil million yung ano niya, yung subscriber niya. Wala eh. Tapos, ang content mo, i-chismis ka. Chismis yung kapitbahay mo, yung buhay mo, ipalabas dyan, ipahiya ka, di ba? Eh yung iba yung mga gago rin, pupunta dyan sa Tulpo, tapos yung buhay mo, i-ano mo dyan, ilatahala mo dyan sa Rapid Action. Para lang kumita, bibigyan lang kayo ni Tulpo yung pang ano nyo, yung pang tawag nyo, pang grocery nyo na magtitinda kayo, tapos yung kahihiyaan nyo ngayon, andyan na sa buong Pilipinas, buong mundo na yan. Wala eh. Kasi may inaasahang kapalit yan, yung ingat sa mga humingi ng tulong. No, mahirap yan. Tutulong ka tapos may hinihingi, tama yan. Kaya po, wala akong tiwala dyan. Nga, eh yung kaso ngayon na sinasabi diyan yung tawag niyan yung
Sabagay, four years ago na yun, ha? 4 years yata yun, yung kasong sundalo na namatay sa bakbakan dahil tinatawagan pa ni Tulpo doon. Dahil yun, di ba, yung problema nilang magnubya. Siyempre, kampi si Tulpo sa babae dahil parang ayaw na yata magpakasal ng sundalo. Siguro, hindi natin alam kung ano. Pero pag pinanood natin yan, andyan lahat. Tapos, si Tulpo naman, habang andun sa gira, yung kwan, tinatawagan pa kung ano, yung pinagsasabi doon sa kwan, sa tawag niyan, sa sundalo. Kaya namatay yung sundalo, na demoralize siguro sa kwan. Biruin mo, andyan sa gira yung tao, tapos tawagan mo. Para lang sabihan na ano ka, sabihan niya na kung ano-ano yung sundalo, inamatay. Hindi siguro kapag concentrate doon sa bakbakan, tinamaan siguro. Tumulong sa mga mag-asawa, mawain sa mga bata, pero yung naging unang asawa niya, pinabayaan pati yung anak niya. Dinalaw siya ng sa harapin in action, di na pinapansin. Ano yun? Yun. Oo, may ganun. Ganun talaga. Ganun talaga yung si Tulpo. Hindi marunong tumanggap yun eh. Pakitang tao wala sa loob. Ang pagtulong. Ang pagtulong niya naman eh, may kwan eh, may advantage siya eh. Take advantage niya yung mga tinutulungan niya, lalo na yung mga mag-asawa, no? Eh, kahit sa abroad, di ba? Nasa abroad yan, talagang nasira na rin yung mga buhay-buhay doon kasi kialaman niyo yung kialaman niya yung pan, yung mga relasyon ng mga tao. Ito naman mga iwan ko rin. Gago rin yung mga magsusumbong. Magsusumbong dyan na sumbong nyo yung mga problema nyo, yung mga mag-asawa. Hanggang sa masira yung relasyon nyo. Yun din mali ng iba dyan. Yan, halimbawa, pwede nyo, sabi nga ng ibang na ganito. Title na laki minsan. Kasi wala rin magawa. Ando na eh. Damage is done na eh. Nasumbong na ng babae eh. Diba? Tapos sabi nga ng lalaki, pwede naman natin pag-usapan to. Bakit mo dinala pa sa Tulpo? Eh, kahihiyaan natin na andyan na. Buong Pilipinas, buong mundo na. Ang tao. Tama talaga siya kapag makita niyang mag-viral para makiang kita. Tama yan. Kaya kami nubot, totoo po. Sara, subok na. Tama yan. Tama talaga. Yan, bilib ako yung Bernardo talaga. Sara lagi yan. Wala tayo ganyan. Wala yan. Hindi maganda yan. Makita mo pa lang. Ugali pa lang. Yung mata yan pa lang. Palagang galit na galit. Sino ba? Alam niya kasi na mahilig tumanas ng utang. Ah, naloob ang mga Pilipino. Kaya tulong ang the best na gawin niya para masungkit ang naisin, di ba? Talagang ganun po talaga ang nangyayari sa ginagawa niya. Kaya ako, hindi ako believe sa ganun. Maraming nasira dyan sa programa niya. Kasi ito, lagi ko na panood mo yan. Wala rin akong ginagawa nun. Lalo na yung babae. Magsumbong yan. Sabi ng asawa niya
misis sa bahay. Yan ba't kilaki dahil siguro ng bakura at ng bakura. Ano yan? Parang si na pag nagsalita, kala mo malinis. Eh? Ang mga halimbawa, yung mga dapat na mga problema ng mag-asawa ay kung hindi dinala dyan, ay hindi pa sana ay nagkahiwalay. Pag dinala dyan, hiwalay na talaga yan. Dahil siyempre, ang style ni Tulpo dyan, yung lagi niyang kampihan, yung babae, yung nagsumbong dyan. Hindi naman lahat, pero pa naman siya, fair naman siya, pero nakikita natin eh, talagang ano. Diyan lang sa Senado eh, talagang forma masyado eh. Palagi na lang away na sa isip. Tao dyan na kung ito siya ngayon na pag-usapan natin mo ba kasi may marami rin na kapag may nakikinig sa atin no? Saka doon na tayo marap yan pagka ganun yung presidente natin yung laging palagay niya sa sarili at conscience, siya ang talagang magaling at saka ano siya tawag niyan kailangan sundin siya. May hiling pa mag-walkout yan eh. Pinag-walkoutan niya si Bato doon oh. Eh, sabi nga ni Bato walk out ka, pero hindi mo alam yung gusto niya mangyari kasi na i-contempt yung police, no? Yung police na inibistigahan nila. Eh, sabi ni Bato, hindi naman pwede ng ganun basta-basta. Eh. Kailangan na mapakinggan din natin yung mga kanilang side, no? Yun ang nangyayari doon. Kaya, mangko ba dyan kay Tulpo? Parang kwan eh. Ganun din si Erwin, pero ang yayabang na nila dahil andyan sila sa pwesto. Dati talagang saludo kay tatay, di ko, pero pagka ganun sila, ganun mga style nila eh. Parang ano ba, parang mga style din ni BBM na nawala na yung pito sa ganun ang style nila eh. Nawala na yung mga kanilang mga pambaga sa ano eh. Yung utang na loob na ginawa ng tao sa kanila ay parang limot na agad. Iba nga yung ano ko dito eh. Yung mga supporters dito sa FB ko, mga supporters natin to. Yung mga kaibigan ko to, kahit sinong politiko, walang kaparis at kapantay, si BP Sara Duterte. Merat mong abutin ang quality ni Sara Duterte. Wala siya. Pag siya ang presidente, tiyak, aayos ang bayan natin. Kayong mga politikong nakahanay sa kalidad ng tambaloslos, huwag na kayo mangarap na pantayan si BP Sara Duterte. Milya-milya ang agwat niya sa kanya.
your chance of winning is pakiusap, bayaran ang Smartmatic, like what happened last 2022 ayon kay Attorney Glenn Chong. Tama yan. May na bang signal? Ano? Sabi ni Commander Jer, bro, bakit parang umina ang signal? Baka hindi lang siguro ako nagsasalita. Hello. Una, no? Parang, baka. Hello. Ano nga, parang umina, no? Hello, sound. Yan. Andiyan na ba? Commander. Hello, sound. Yan. May ina ba signal? O baka signal o sound? Okay na bro. Nag-ano kasi nagbabasa ako dito minsan. Alam niyo naman, hindi ako masyado malakas magsalita eh. Okay na yung sound tol? Okay. Pero pag kumanta ako, malakas ako kumanta. Kasi pag kumanta, kailangan kasi yung natural voice yung ilabas mo. Pero pag nagsalita ako, saka dito kasi gabi na, ayaw ko rin magsalita ng malakas. Bahay tayo. Okay na, Inday Commander, Jel. Gusto ko rin makita sa personal si Inday Jel. Eh. Bali, pagka ano, magpan din yan si Inday Jel, no? Mag-alibawa, tungkol sa sa politics yan, kung din siya mag-explain. Okay, so, parang kwan lang, oh, magdalawang oras na tayo, okay na yan. Sige. May maya tayo magpaalam. Pagka, ano. Parang nawala na yata si ano, si tawag ito, si Jiminay. Si Sarah with it yan eh. Yung mga kwa naman mga kritiko diyan sa sa Twitter, no? Sarah without it. Ganyan sila mag tumira kay BP Sarah diyan, Sarah without it. Si ano naman, si Commander Sarah with Eds naman siya. Yan, no? Okay. Sarap. Ito, manood sana ng kwan eh. Kinig ako. Ah, andyan pala. Napa-idlip. Andiyan para si Sarah with Eds. Si Inday Star Gemini, andiyan pala. Kumakain pa ng noodle Star Gemini. Napaidlip to. Napaidlip. Kala ko nawala na eh. Kala ko natulog na. Nakaidlip lang. Hindi sana itong kwan eh. Paborito ko rin to si James Taylor. Malinis tumugtog to eh. Pamangkin ko na ay nakapanood sila eh. Napikit na ang mata ko. Bali, pagka inantok ka na, kwan, matulog na, walang problema dahil patapos na rin tayo eh. Salamat sa inyong lahat, no? At least bukan tayo at paano ay andyan kayo, no? At least kahit paano ay maganda yung napag-usapan natin, no? Yung ating kulitan dito, tapos yung tungkol sa mga politics, no? Tungkol sa politika dito sa atin, no? Muling magandang napag-usapan natin si Tulpo, kahit pa paano.
Yeah, pasalamat ako sa inyo na andyan lang kayo. Thank you ulit sa inyo. Sa totoo lang, Luzon ng Mindanao, Bisaya, marami ang suporta si Inday Sara. Kita nyo naman noon, di ba, gusto nila tumakbo si BP Sara, si Inday. No, kahit saan yan. Eh kung sa totoo lang, kung halimbawa si BP Sara ay tumakbo ng presidente, siya na ang presidente natin ngayon. Kaya nga, bilib nga ako sa mga Duterte, marunong sila magbigay. Yun nga, nung binigay na sa kanila, binigyan sila ng chance ng mga Duterte, tapos ito pang ginawa nila. Kinanti nila mga Duterte, binudol pa nila. Pati si Dez, sa akin binudol, hindi lang tayo. Kaya unfair talaga yung nangyari. Kita mo ngayon, bumabalik din sa kanilang ginawa nila kumbaga sa totoo lang ang sabihin natin na kung pangkatraidor, kasi biruin mo, bakapan kayo ng Duterte, ligawan niyo yung mga Duterte, nakisama si BP Sara sa inyo, tapos gumawa kayo ng sinasabi niyo yung unit team, tapos nilaglag niyo si Inday Sara. Yeah, mahirap magtiwala eh. E ngayon, bumabalik sa inyo lahat. Kita mo. Kita niya. Alam naman natin ngayon na talagang ayaw na ng tao sa kanila. Sino, malabas na talaga yung mga hindi magandang ugali nila eh. Mahati-hati man ang mga buto, pero aapaw pa rin ang mga buto ng mga Duterte. Tama yan, Sinday Snarifel. Tama yan. Tamang-tama talaga yan. Talagang, kasi sinasabi lang ngayon yan dahil na halimbawa si Torpo tumaas ng konti, no? Ng ilang porsyento kay BP Sara. Ngayon lang yan. Pagdating kasi ng eleksyon, hindi lang naman si Torpo at saka si BP Sara ang maglaban-laban. Marami po ang gustong tumakbo yan. Tambaloslos. Si Lenny. Marami yan, si Risa Otiveros, marami yan sila, maraming mga ano dyan, mga ambisyoso dyan. Kaya tama yan sinabi ni Risa, hati-hati yan sila lahat. Pero si BP Sara, yung bubuto kasi BP Sara, mula noon nung tumakbo siya bilang Vice President, ganun pa rin ang bubuto sa kanya at madagdagan pa. Dahil sa ginawa nila kay BP Sara na panira. Yun talaga. Yun ang mangyayari talaga dyan. Tama yan. May sense yan. May sense yung sinasabi ni ano. May punto. Yung sinasabi ni Sniper. Mahati-hati man ang mga buto, pero aapaw pa rin ang mga mga mabubuto sa mga Duterte. Tama yan. Kasi marami magpatakbo, hindi na si Torpo. Dami yan. Si Tambaloslos, papatakbo yan. Si Lini. Kasi hindi rin. Akala nyo si Lini, tahimik lang yan. Pantarin yan. Oo. OFW pa lang, panalo na si BP Sara dyan. Na siguro nila, gano'n na lang basta-basta. Gano'n ang style nila. Wala niya. Okay. Ano oras na? Yung magdadalang oras na tayo. Pagod na ako. Anyway, thank you ulit sa inyo. Siguro, magpapaalam na ako. Music na lang tayo ni BP Sara. Kaya pinapiplay ko lagi itong music ni BP Sara para at least
maalala natin lagi si BP Sara. Ang Japan ng Duterte. Oh, tama yan. Good night sa aming God bless, take care. Always see you again next time. Okay, thank you, Commander. Thank you. Oh, Japan, ma puro Duterte yan. Eh. Thank you ulit, ah, Sniper. Thank you, Inday Sniper. Thank you din kay Bero Ronaldo. Kay Star Gemini. Thank you din sa iyo. Kay Amigo Kamote. Hayaan na natin si Amigo Isos. Hayaan na natin kasi baka magpapahinga na yun. Good night, good night. Tapusin na lang natin yung music. Ay, dahil Sniper, ha? Pahinga ka na. Pagaling. Pagaling yung sugat mo. Kailangan mo magpagaling. Puti ng buhok natin, ha? Amigo, matulog man ako. Damo, big salamat. Yan. God bless to all, kapatid. Support Duterte, Bantag, Bunggo. Yan po. Support natin si Tatay Digong, Bantag, Bunggo. Yan. Okay, pahinga ka na yung Day Sniper. Take care lagi. Ingatan mo yung sarili mo dyan. Mag-isa ka lang. Alam na yung swing pan mo yung surgery mo. Ayan. Thank you rin kay Commander. Thank you rin kay ano kay Amor. Thank you sa lahat. Aba guys, if you name, attention ko na lang po. Okay, may nanonood pa rin. Sige lang. Thank you sa mga like at nag-subscribe po. Thank you. At nag-share. Wait na si Juan, si Chris. Shout out to amigo Chris, 21 na like us. At tapos na tayo, hindi bali ah. Thank you. Have a nice evening, amigo Chris. Video late lang pero. Medyo huli lang pero andyan ka pa rin. Thank you, thank you. Thank you kayo, amigo Chris. Nakaabot pa sis. Okay lang. Walang problema amigo. Walang problema amigo Chris. Basta importante ay kahit na kwan ka ay nakaabot na talaga. Thank you sa iyo ha. Pasensya. Huwag ka na. Okay lang. Babawi na lang no. Kuha na kami, magdadalawang oras, nagpaalam na rin ako. Anyway, thank you amigo Chris Salino. Talagang welcome ka naman lagi dito. Okay lang, alam naman natin na lahat tayo ay may mga ginagawa pang iba. No?
Anyway, thank you at have a good evening po sa lahat. May the Lord God bless our nation at tayo rin. Dapat gumanda yung buhay natin, no? At huwag natin limutan na i-pray natin yung Pilipinas po. Lalo na yung mga planong gira-gira na yan ng pangulo natin. Wala mayayari dyan. Okay, anyway, thank you ulit sa lahat. Sniper, Chris Sally, Romanda Jill, Kamuti, si Star Gemini. Okay, thank you po sa ulit. At saka sa lahat din ng mga silent viewer natin, talaga andyan pa rin kayo. Pero kailangan ko na magpahinga. Thank you, ang inyong amigo, amigo Saldi Vlog, no? Dito pa rin tayo. Okay, have a good night. Love you all. Okay, bye-bye po.